Para bigyan po tayo ng detalye, makakausap natin ngayon mula sa Taguig si Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Nympha? Jessica, tatlo ang hinihinalang patay dito sa pagsabog sa McKinley Parkway dito sa Gafort, Taguig City. Ito'y matapos na mahagisan o matapos na tamaan ng tumalsik na kongkretong pader ng building ng Serendra 2, itong delivery van ng Benson Appliance Center. Ang delivery van ay may plakang WTH-509. Sa lakas ng impact ay durog itong delivery van at ayan ay dahil sa lakas ng impact ng humagis na at na nahulog na kompletong pader. Ang sabi dito initially ng mga otoridad ay nagkaroon ng pagsabog sa ika-apat na palapag. Nakikita pa natin yung ika-apat na palapag nitong Serendra 2 building at wasak yung pader. At yung pader na nawasak, yun ang siyang tumilapon dito sa dumadaan na Benson van. At sa paghampas o pagbagsak ng kompletong pader dito sa delivery van ng Benson ay nag-swerve ito pa kanan at tinamaan itong isang nagdaraan pang isang Starex sa van na sa ngayon pong ang tingin ko dito kulay itim. Ang plaka naman nito ay BEL354. Ang sabi ng mga otoridad dito, tatlo yung mga lalaking nakasakay at ang sinasabi sa atin kanina ay patay na yung tatlo. Sa ngayon naman, hindi pa nagagalaw yung katawan nitong tatlong lalaking nasa unahan, nakasakay sa unahan ng Benson van. Yung isa dito ay driver at ang dalawa ay pahinante. Doon naman sa Starex van at nahagit o na tinamaan dahil sa impact din itong delivery van, sinasabi ng mga authorities na wala namang nasaktan. Yung driver ay kaagad namang nakababa ng sasakyan. Buo naman yung unahan at gilid nitong van pero mayroong pinsala pa rin doon sa sasakyan. Mayroong mga galos sa tinamaan din ng tipak ng mga pader na bumagsak nga mula doon sa building. Ang sitwasyon po dito sa ngayon ay inaantabayanan dito na i-retrieve na ang labi, ang sinasabing labi na nitong tatlong lalaki, isang driver, dalawang pahinante nitong Benson. Ang sabi ng mga pamatay sunog kanina, ligtas na itong lugar, wala nang pinangangambahan pang pagsabog. Ganun pa man ay nilawakan ng mga otoridad ang pagpodon dito sa area para garantisadong ligtas ang mga tao. Sa ngayon, akin po nakikita sa ika-apat na palapag yung pinangyarihan ng pagsabog na mayroon doon mga otoridad, pina-flashlight yung area at nagkasasagawa doon ng investigasyon. Ang mga tao sa building SOP, pinababa sila ng gusali kasunod ng pagsabog at wala mang utos. Ang sabi sa atin dito, nagkusa na yung mga tao na bumaba ng building dahil nga doon sa lakas ng impact, Jessica. Okay, Nympha, yung pagsabog ay nangyari doon sa condominium unit mismo at sa lakas nung pagsabog na yon nagbumigay yung pader nung condominium unit na yon, yun ang bumagsak doon sa delivery van ng Benson, kaya yun ang ikinamatay nung tatlong nakasakay doon sa van na yon, tama? Tama yan, Jessica. Ang inalamlam natin kung yung unit na ito, kasi ang initial na sinabi ng mga pulis tagit dahil sketchy pa yung report kanina nung dumating tayo, merong parking daw ito at doon nagkaroon ng pagsabog pero mukhang unit talaga to, condo unit talaga yung pinangyarihan ng pagsabog. Sa ngayon ay naantabayanan natin yung official na pahayag ng mga pulisya. Ang nag-respondi dito, Taguig Police at Makati Police. Although ito ay sakop ng Taguig, malapit din ito sa Makati area, kaya pare-pareho nag-respondi mga pulis at pamatay sunog ng dalawang lungsod. So inaantabayan na natin kung ano yung kanilang report, kung ano ang naging dahilan itong pagsabog. Okay, Nympha, klaro na condo unit ito at hindi parking floor ng condominium building. Oh, yung side na ito nakikita natin, Jessica, condo unit siya. Condo unit. Condo unit, oo. Hindi pa alam kung ano ang sanhi ng pagsabog, pero mukhang napakalakas nito para bumigay yung pader ng condo unit, di ba? Oo, tama, Jessica. Malakas yung, napakalakas ng impact eh, nung paghagis ng pader, konkretong pader nitong building para siya humagis.
tawid sa kabilang side ng kabilang lane ng kalsada nitong McKinley Pathway. Tawid talaga yung itong pinangyari ng pagsabog, yung ikaapat na palapag. Nasa likurang bahagi kasi nitong building, initially nga sinasabing parking pero mukhang condo unit talaga ito. Pero hintayin pa rin po natin yung official na report ng mga otoridad sapagkat nag-uusap pa sila ngayon. Okay. Pero Nimpa, sa dito, condo unit siya at saka lakas ng pagsabog na napakalakas ng pilapon at impact ng pagbagsak ng pader. Nimpa, may mga nakausap ka bang nakarinig nung pagsabog mismo? Ano ang paano nila inilalarawan yung lakas ng pagsabog? Oo. Nakausap ko kanina isang nagmamotorsiklo dito sa McKinley Parkway. At ang sabi niya, unang-una niyang narinig ang isang pagsabog. Kaya lumito siya dito sa may parking lot dahil parking area yung katapat nitong condo unit at itong condominium building. Sabi niya, pagkarinig na ng pagsabog, lumito siya. And then paglingon niya, nakita na lamang niya na durog na yung sasakyan. Napakabilis ang pangyayari. Nakita niya na durog na yung unahan ng nitong delivery van na at nakita niya may umuusok na doon sa ikaapat na palapag nitong condominium building. Okay, at sa ngayon lahat ng unit owners nitong condo building na to pinababa as a precautionary measure. Yes, tama yan Jessica, pinababa yung mga tao para masiguradong ligtas ang area na ito. Okay, wala pang sinasabi ang pulis sa ngayon kung ano ang sanhi nitong pagsabog na ito? Yun ang inaasahan ko, Jessica, hanggang sa ngayon, wala pang sinasabi ang mga otoridad. Kung okay lang, sinusubok kong makuha yung head ng Southern Police District na narito sa area at kanina pa niya kausap itong mga nag-responding police dito. Yun ang importante malaman, anong dahilan nitong pagsabog at ano ang motibo nito at kung meron bang tao doon sa ikaapat na palapag na nadaling itong pagsabog na ito. Kasi sa ngayon, ang confirmed na kinukumpirma ng mga polis dito ang patay ay tatlo. Yung katawan ng tatlo, kinukumpirm na rin patay na dahil ni walang effort, Jessica, na ilabas yung kanilang mga katawan mula dito sa loob ng van. At doon sa sabi ng pulis na nakausap ko kanina, talagang sa itsura pa lamang hindi bubuhayin yung mga sakay nito dahil durog na durog, parang kahon, parang styrofoam na nadurog sa lakas ng impact ng konkretong pader ng surrender to building. Okay, maraming salamat sa iyo, Nimpa Ravelo ng Super Radio DZ BB.